darating sa YouTube yan, oh, dalawang vlogger nagtigbakan. Oh, di kawawa naman yung alaga mong... Hello, good morning, good afternoon, at magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po si Madam Lipstick at mag-re-real talk tayo. Bakit ba ako nagbablog? Para saan ba? Para ba kumita ng pera? Para ba sumikat? Kumita ng pera, oo. Kasi parang, wow, ang galing, nag-YouTube ka lang, nagkonting post ka lang ng agenda mo or anong ganap mo eh. Kikita ka kung may merong manunood. Siyempre, kailangan yung ating pinupost nagkakaroon ng moral value sa mga nanonood. O kaya, nagsishare tayo na yung tao ay may matututunan sa ating mga senior. Which is siguro kulang pa sa akin yon, na hindi pa siguro ako nakakapag-share ng may ma-inspire yung tao o may matututunan yung tao. Kailangan ba nating makipag-away sa tao para lang magkaroon ng maraming views, para lang sumikat? Diba? Oo, masarap sumikat. Bakit? Why not? Diba? Kung kaya nilang sumikat, lalo na yung mga simpleng tao dyan, di kaya din natin. Diba? Siguro, kung may chance. Hindi naman natin kailangan makipagtalo kasi tama naman siya eh. Nasa isip niya, tama siya. Diba? Nasa isip ng isa, tama din siya. So, anong dapat gawin? Kailangan mong mag-retreat. Kasi hindi naman nakakamatay at nakakasira ng channel mo kung magre-retreat eh. Maraming mga dapat i-share kung tutuusin positive vibes. Marami kung talagang gusto mo sa channel mo, pwede tayong mag-advise, pwede tayong mag-motivate ng mga tao, 'di ba? Hindi naman natin kailangan, eto real talk tayo guys. Hindi naman natin kailangan na bawat salita ng isang tao, magre-reaction tayo ng magre-reaction. Alam mo, hindi maganda yun sa health. Nakaka-stress yun. Hindi maganda sa health yun. Lalo na sa panahon ngayon. Marami pa tayong gawin. Marami pa yung bunga nga natin magagawa. Pwede tayong magpatawa. Pwede tayong magpakita ng small things. Okay, maybe ngayon walang nanonood. Pero after that, pagka ano na yun, kakalat na ng kakalat yun, tinulak na yun yung algorithm, mapapanood na rin niya ng iba. May manonood din at manonood. Diba? Kung ako nga, kung saan ako nakakarating eh. Huwag tayo mag-focus sa mga isang bagay na yun na lang nang yun. Parang ang lit-lit ng ano, ng lit-lit ng isa-subscribe kita. Diba? O isa-subscribe mo ako. Ako isa-subscribe mo. Kung paulit-ulit ba yung pinupost ko, mag-i-enjoy ka bang manood? Paano mo ako susuportahan? Ano bang nagagawa ko sa'yo bilang viewers kung ang upload ko ay very toxic? Binibigyan kita ng sakit. Hindi kita natutulungan. Diba? Kung yung mga post ko ay walang kwenta at puro sakit lang ng ulo at hindi rin ako nakakatulong. Bayani-bayani, katarantaduhan yung bayani-bayani ngayon. Hindi na yan uso. Anong bayani-bayani? Pagtanggol mo si ganito, pagtanggol mo si ganyan, yung pinagtatanggol mo ay nag-i-enjoy sa buhay. Diba? Alam mo, yung maliit na bagay, pwedeng mauwi sa krimen. Lalo na kung malalapit yung lugar mo. So, sa isang mura, ako may kilala ako, minura niya. Alam mo, pinatay niya yun, na matalik ng kaibigan yung kainuman niya. Kilala ko yung dalawang tao na yun. Kasi yun, pag nalalasing, lahat minumura. Naranasan ko magtakbuhan kami sa ano, sa ilog. Dahil lasing yun, may daladalang utak. Pero awa ng Diyos, malangit nawa siya ay namayapa na. Okay? Kasi nga yun ang problema sa pagmumura. So, ikaw naman na tao, di ba? Bakit kahayaan mong pamura ka na lang ng pamura sa isang tao? Na pareho kayo, ni hindi nyo alam talaga ang tunay na pagkatao na nakikita nyo lang sa YouTube, sa chismis, sa balita, di ba? Alam mo, hindi naman tayo pwede maging positive. Positive lagi kung walang negative. Pero kailangan stick to tango yan eh. Ganun yun. Pero meron tayong moral na mapupulot yung mga kapwa natin. Sa ganun man lang na bagay. Matanda na tayo. Ang katapangan, ang kadaldalan, minsan talagang nilulugan. Kaya dali ng krimen sa atin eh. Konting kibet, nagpapatay yung mga ganyang
Pabayaan nyo na. Ano yun? Nilagay kayo sa YouTube na ganyan? Yan ang kapalaran nyo sa YouTube. Yan ang buhay nyo sa YouTube. Yan ang pagiging vlogger nyo. Ganyan. May sweldo kayo nyan? Aba, kung may sweldo kayo nyan, sasali po ha. Isali nyo ako. Huwag kayong magsulo. Magre-reaction din ako. Panay din ang dakdak ng dakdak ko kung may sweldo rin ako. Diba? Kaya kong gumanyan ng gumanyan kung wala akong pamilya. Kaya ko. Kasi kung babalikan ako, solo ko. Eh kung balikan yung mga pamilya nating nagkalat dyan. Diba? Ganon, magmahal sa kapwa. Kailangan iisipin mo rin yung mga alaga mong pusa, hayop, aso. Kung mapupurwisyo kapag natigbak ka. Pag natigbak ka, dahil nakipagbanatan ka sa ganon, diba? Darating sa YouTube yan, o, dalawang vlogger nagtigbakan. O, di kawawa naman yung alaga mong dahil sa sige, dami ako viewer eh, diba? Nakikita ako sa YouTube. Tandaan nyo yung sinabi ko guys, masakit man sa tenga pakinggan, diba? Masakit man. Pero ito, real talk, hindi ito reaction. Real talk to na paalala na mag-share tayo. Okay lang minsan gumamit ng content ng mga content nila kung magandang content naman yung isinishare natin. Diba? Isinishare natin na pinapakita natin na itong vlogger na to eh talagang ka-share-share naman yung vlogs niya. Ako nga sarili kong content. Tanong nyo sa team ko, may team area ako. Hindi ko ma-share doon sa GC namin yung sarili kong content. O yan o, taas noo ko. Hindi ko, naiiya ako kasi I'm not sure kung talagang hindi pa ako sure sa sarili ko kung maganda ba to yung nagawa ko. Kaya hindi ko ma-share. Pero na lang yung medyo may pagka-note ako ng mga kalokohan. Sinishare-share ko yun. Kasi parang for fun. Reaction na ganito. Reaction nyo. Sa bagay, okay naman yan. Kung para sa viewer yung reaction. Kasi pinalalaki lang kasi yung gulo eh. hindi ba kayo nagsasawa? Diba? Sa bagay, pwede naman sabihin sa akin, hindi, huwag ka manood kung sawa ka na.